habang nagla-live mga bossing ko, si Mayan, sumilip muna ako dito mga bossing ko sa aking anak. Pero tuwing umaga nandito po ako, dadasal ako dyan sa may altar. Tapos iniwan ko to siyang bukas para anytime nakakapasok yung anak ko. Anytime nakakapasok ay kaluluwa na po siya, transparent po siya. Parang dito lang sa tabi namin mga bossing. Tinakluban niya mga bossing ko ng plywood dahil nakikita daw po parang may naglalakad. Transparent naman po ang kaluluwa mga bossing. Yawa mga bossing. Pero ano't ano man. Huwag lang akong biglang gugulatin ang makikita ko sa likod. Makakagulat talaga mga bossing. Pero ano't ano man mga bossing ko, kung halimbawa dito mismo papakita si Joeline, ay okay po sa akin mga bossing. Masaya ako makita yung aking anak. Yun nga po mga bossing ko, ang dami mga paramdam mga bossing. Kagaya nung halimbawa, yung laging apat po kami. Tapos itong mga nakalipas na araw, yung ex po niya mga bossing ko, laging sumasabay mga bossing ko sa amin sa umagahan. Kaya sabi ko, siguro sumapi sa'yo si Joeline para makasabay ka lagi dito sa amin kapag kumakain kami ng umagahan mga bossing ko. At ganoon din po mga bossing ko, yung parang gusto ko yung mga tao na naging close ni Joeline or minahal nga po ni Joeline na parang gusto ko na nakakausap. Gusto ko, like, lagi ako nagtatanong mga bossing ko kung ano yung sinabi ni Joeline dati, yung ganon. Siyempre, bukod sa aming family, madalas din sila nagkukwentuhan kung ano yung mga kwento sa kanya, yung mga ganon. Yun nga po, kwento ko nga po sa inyo. Lahat po ng mga na-delete mga bossing ko, pina-recover ko po yun, yung mga picture. Nagbayad po ako kasi parang tapos sinave ko sa isang laptop dahil parang yun na lang yung ala-ala sa akin ng anak ko. Pati ito yung mga make-up po niya, yun na lang yung ala-ala. Tapos, yun nga po ay yung mga diary po niya mga bossing ko na parang kinakausap ko siya pag nababasa ko yung mga sulat po niya. Ngayon pa mga bossing, tatanggapin ko yung challenge kasi meron po nag-ano sa akin. Mag-video daw po ako na dito ako natulog ng buong magdamag. Pero ewan ko lang din, yung pagtulog dito, makakatulog naman po ako. Pero tingin ko hindi makakatulog yung anak kong bunso. Tatry po namin mga bossing ko, sama ko yung mister ko at saka anak kong bunso. Kung hanggang anong oras lang po namin kaya mga bossing. Pero ang madalas naming pagtulog mga bossing ko, dahil napakaaga ko nga pong gumigising. Nagising po ako minsan mga 3:30, alas 3 ganyan mga bossing ko. Ngayon po mga bossing ko, nakakatulog ako dahil sa syempre maaga akong gumising, nakakatulog po ako mga bossing, mga 9, ganyan. Bagsak na po ako, nagpapahilot ako ng paa sa mister ko, sabi ko, lagi sinasabi parang nirarayuma ako, pero yung parang pang ano lang yung pampatulog mga bossing, kasi alam ko naman na kapag katulog na ako, tumitigil na yung mister ko sa pagmamasahe sa akin mga bossing. Parang naging bisyo na po mga bossing ko pagpamamasahe. Ngayon pa mga bossing ko, yun, nakakatuwa yung mga stop toys na yan mga bossing ko. Yung mga napanalunan ng anak ko mga bossing ko sa Tom's World. Yun nga po sabi ko nga po sa inyo, napakarami po niya mga bossing ko na mga token. Yun. Ngayon, nakakatuwa. Alam niyo po ba, yung iba, sabi ng mister ko, sobrang sakit daw sa kalooban niya pag nakikita niya yung mga picture ni Joeline. Ako naman, iba yun sa akin. Gustong-gusto ko nakikita yung picture niya. Kahit yung nasa ospital siya, bagamat nadudurog ang puso, pero yung mga ala-ala, lalo na pagka namimiss, okay lang sa akin. Yun nga lang, namimiss. Yun yung naiiyak, ganun. Pero yung gustong-gusto ko makita. Yun, na parang hindi pa niya oras bumayot siya sa
bossing ko na talagang inanuhan pa namin, binonggan pa po mga bossing ko yung kanyang apong nilalagakan. Ngayon, ang tawag pa nga doon, artistahin, hindi ko lang ako pwedeng sabihin dito kasi baka malintikan po tayo. Ngayon po mga bossing, tapos yung nanay ko nga po may apat na lupa sa Centennial. Talagang doon na doon talaga siya ilalagak mga bossing. Mangyari lamang po mga bossing ko ay nataon ay November ay punuan daw po. Yun. Kaya nataon mga bossing ko parang no choice na kami. Ikikremate na talaga siya. Pagkatapos nagkaroon naman ng may binigyan ako ng idea na pwede ko daw pong iuwi. Kagaya daw po nung nanay ni Alden Richard na 15 years old pa lang si Alden Richard, ay pumanaw na. Tapos, nasa bahay din nila Alden, yung ano nga po, yung abo nga po ng kanyang nanay. Sabi ko, syempre anak ko, talaga pwede po yun. Sige po, mas gusto ko po yan. Parang kaya siguro nangyari po yun para dito po siya mga bossing. Yan, tapos, syempre naalagaan ko ng bulaklak, naalagaan ko ng ilaw. Yun, tapos araw-araw siya na nadadasalan. Tapos, minapod kami ng mister ko. Yun nga po yung pumupunta nga po sa sementeryo. Ngayon pa mga bossing ko ay sabi ng mister ko, ganyan ang mangyari doon yung mga nasa ano ba yun? Sa kolumbaryum, yon. Sa kolumbaryum sabi ng mister ko, may mayaman na yung lagi namin pinapanood yung kay Bingo, yung Kent by Love, ayun. Ngayon pa mga bossing ko, 'di ba yung si Annie, yung ano po siya doon, nawala po siya. Tapos doon sa kolumbaryum, nagtirik si Bingo ng kandila, nagdala ng bulaklak. Sabi ng mister ko, ganyan ang mangyayari kapag nasa kolumbaryum si Jovelyn. Sabi, nabili rin ang mister ko, nakakatakot kasi ang dami-dami, magkakatabi po yun. Ngayon, naisip ko, oo nga, nakakatakot talaga. Yun ang ibig ko sabihin kasi takot po nga ako diyan. Tapos, pag dito lang, tsaka alagang-alaga yung anak ko mga bossing. Kaya sabi ko, oo nga, mas maganda nga, dito nga. At least, araw-araw din pong nadadasalan kasi kung sakasakali man. Na parang syempre, marami kang ginagawa, baka hindi ka makapunta doon, magtampo sa akin yung anak ko. Kaya sabi ko, saktong-sakto, kaya nangyari to, para dito lang po siya. Yun po, kaya ganun po ang aking kong interpretasyon doon kasi talagang ready na po lahat mga bossing ko, tapos may kalesa pa, hihilahin ng kalesa na punong-puno ng bulaklak, bayad na rin po yun mga bossing. Konting-konting nga lang po ang discount namin kasi biglang nagbago yung isipan, pero yung babayaran namin, yun na talaga, konting-konti lang ang binawas mga bossing ko. At yun nga po sabi namin, daya, kumbaga hindi naman nagamit po yun, konti lang po yung na-discount po sa amin mga bossing. Kaya napapaisip po kami bakit ganun ang nangyari.